Pagod ka na bang makinig ng bad news? Gusto mo bang mag-ipon at tuluyang umuwi sa Pilipinas? Handa ka na bang maging wise sa pamamahala ng pinansya? Ako si Rachel Araha at ito ang Pinoy Wise OFTV. Problema ng ating mga kababayang OFs ang kakulangan ng kanilang kinikita upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Malimit na umaasa ang lahat ng kanilang mga kaanak sa kanilang kinikitang dolyar sa ibang bansa. Kadalas ang hinaing ng mga overseas workers na wala silang naiipon dahil sa labis na gastusin ang kanilang mga naiwan sa Pilipinas. Aking pakikasalamuha araw-araw sa mga kapwa ko OFW sa Italy. Kadalasan ang mga problema na naririnig ko ay yung financial problem at saka family problem. Na common po sa lahat 'yon. Ang pag sinabi nating financial problem, kadalasan diyan ay yung ang budget hindi kumakasya. Maliit man o malaki ang kita, pareho lang problema lahat ng mga OFW doon na naririnig ko araw-araw. Dumadating ang katapusan ng buwan na may problema na kung saan hihiram ng pera para ipadala sa Pilipinas. Dahil kinukulang daw yung anak, magbabayad ng tuition, wala na siyang budget, ubus na. At para sa kanyang sarili din, minsan, natitiis niyang hindi marinig yung kanyang pamilya kasi wala nang pambili ng load. Manghihiram na. So, at maraming Pilipinong nalulubog din sa utang na nandoon sa Italy. Kahit na kumikita sila, pero nangungutang pa rin. Hindi kumakasya. At ang pamilya naman, kadalasan may mga misunderstanding sa family kasi hindi naintindihan ng pamilya nila sa Pilipinas ba't hindi sila makapagpadala ng pera. So, minsan, maraming nagiging reaction doon, hindi sila nagko-communicate sa family nila kasi tuwing tumatawag daw, pera lang ang sasabihin. At wala namang maibigay, so nagkakaroon ng mga cold relationships sa mga mag-asawa kahit sa magulang at anak. Ayon sa pag-aaral, 70% ng mga Pilipinong naghahanap buhay sa ibang bansa ay walang sapat na ipon upang tuparin ang kanilang mga pangarap at mapaghandaan ang pagbabalikbayan. Ang balakin na mamasukan lamang ng 3 hanggang 5 taon sa ibang bansa ay umaabot ng 10 hanggang 30 taon dahil sa kawalan ng sapat na ipon. Noon, pag ako'y nagbakasyon, nung pag ako'y nagbakasyon, one day millionaire. Nako, gimmick dito, gimmick doon dahil unang bata-bata pa ako. Tuwing uwi ko noon, utang. Nangungutang ako. Tapos pagdating dito, sige, gastos-gastos. Pinag-aralan nila kung bakit may mga Pilipino na tumagal na sa Italy ng napakahabang panahon, hindi pa rin nakaka-uwi sa Pilipinas. Yung barriers to reintegration na sinasabi nila. Sa tagal na panahon na yun, kung iisipin mo, dapat marami ng pera ang Pilipino, pwede nang umuwi. Pero ang nangyayari, wala pa rin mga ipon. Maraming dahilan kung bakit nagpapatuloy ang ganitong problema sa buhay ng ating mga kababayang overseas workers. Kabilang dito, ang kawalan ng tamang pagpaplano sa kanilang pinansyang pampamilya. Kasama rin ang kawalan ng kaalaman sa tamang pag-iimpok at pamumuhunan. Dati-dati, kahit na mahirap hanapin yung pera, maluwag pa rin ako magbigay sa pamilya ko. Sinusunod ko lahat ng mga hinihiling nila, lalo yung mga kapatid kong maliliit pa. Ayaw kong maranasan nila yung hirap na dinanas ko, kaya ibinibigay ko lahat ng gusto nila. Almost lahat ng mga kaibigan ko, naging parang kagaya ko, lahat ng hinihiling sa kanila binibigay, kahit hindi na minsan kakayanin. So pilit na kinakaya, at pag hindi na kaya, gumigive up na rin, mayroong mga mahina sigurong emotional... Ano nila sa sarili, gumigive up.
at nagkakaranas ng mga depression at pinaka-worst pang situation sa Italy, meron namang nagpapakamatay na almost 2 years ago, nagkaroon kami ng ilang cases ng suicide. Marami akong mga kaibigan doon at nakakaawa din sila kasi may mga edad na nga. Tatanong ko, ilang taong ka na? Sabing ganun. Wala pa rin silang naitatabi kasi lahat nagiging maluwag sila sa pagbibigay. Ano? Ika nga sabi nila, hindi ko mapaghindian. Sa ating pagbabalik, alamin natin kung may solusyon ba sa problema ng ating mga kababayang OFs ukol sa pamamahala ng pinansya.